Lalo pa ang bumagal ang bagyong Nina at dahil dyan, mas magtatagal pa yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Ayan na po siya, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangkani. Mike, huling namata ng pag-asa ang sentro o mata ng bagyong si Nina sa layong 650 kilometers dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay pa nito ang hanging umaabot ng 160 kilometers per hour near the center at bugsong 195 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa north-northeast. At dito nga sa storm track ng Weather Central, lumihis na ang bagyo pahilagang silangan at siya ay papalayo na sa ating bansa. Pero magtatagal pa ito sa loob ng PAR hanggang Miyerkules. Pero good news, dahil bukas po magiging maaliwalas ang panahon halos sa buong Luzon, bagamat may mga pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Mindoro, Palawan at dito sa may Bicol region. Samantalang dito naman sa Metro Manila, Mike, magandang panahon ngayong weekend ang ating aasahan, lalong-lalo na pagdating ng Lunes na halos wala na tayong ulang aasahan. Uulanin naman ang ilang bahagi ng Visayas, dulot ng hanging habagat na pinag-igting nitong bagyong si Nina at maaliwalas naman ang panahon dito sa malaking bahagi ng Mindanao, pero may pag-ulan pa rin sa mga lugar na ito, lalo na dito sa may Hilaga dahil pa rin sa mahinang habagat. Sa mga mangingisda at maglalayag, Mike, matataas na alon dito sa may eastern seaboard ng Luzon hanggang dito sa may Visayas. At dito pa rin sa may western at northern seaboard naman ng northern Luzon. Kaya iwasan muna mong pumalaot, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.